Hi mga ka-farm, umangat ulit si Miss Market kanina at kinumusta niya ang binabantayan nating resistance. Mag-breakout na kaya ang ating index bukas? Check natin yan at tignan na din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung tsura niya. Pakihanap na lang po ito sa ating tutorial playlist. And explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin itinatransfer yung mga na-screen nating stocks sa isang spreadsheet. Check natin ang ating index. Napakalakas! So yun guys, gain na naman yung ating index kanina and kinumusta niya na itong binabantayan nating resistance, itong susunod na resistance niya around 7300 level. So ano na-expect natin dito, magbe-breakout na kaya to? Kung titingnan natin yung DNA ng ating index, for example dito, tinesting niya yung resistance dito, hindi natuloy, di ba guys? Nag-dip muna ng konti, tapos tinest niya ulit. Tapos nag-bumagsak na yung price. So, dito din, ganito din ginawa niya. Nag-testing siya dito ng resistance niya. Nag-test dito, and then, eventually, nag-breakout na din. So, ina-expect natin kay Miss Market, tetest niya muna to. Kung malakas talaga itong index natin, kaya niya i-break to ng dire-diretso, pero yung sa pinapakita niya dati, malakas siya dito sa mga area na to eh. So ito, malakas yung galaw niya. Baka mag-consume muna to, bumaba ng konti, mag-deep. Dalawin tong support na to. Kung mag-hold yung support na yan, makitest niya ulito, mag-deep ng konti, and then mag-breakout. So, hindi pa natin ina-expect mag-breakout si Miss Market sa mga susunod na araw. Pero, yun lang naman yung basa natin kasi ginagawa niya dati yon. Pero kung malakas talaga ito si Miss Market, kaya niyang i-break yan. Okay guys, strategy pa din natin. Maganda yung kumpiyansa natin sa ating index kaya maganda din yung kumpiyansa natin sa mga breakouts. So, pwede tayong bumili ng breakouts, full allocation, basta makuha yung ating mga criteria. So, ang hinahanap pa din natin yung mga nag-breakout nga, tsaka yung mga market leaders natin. Okay guys, check natin yung mga yung mga top 5 picks natin nag-breakout. Si FMETF, REIT, MRC. FMETF, check natin. Si FMETF, sa tingin plan natin sa kanya, breakout level natin itong area na to tsaka itong peak ng candle dito. So 110.50, tapos dito din meron siya dito yung close niya dito, 110.50. so bibili tayo after niya mag breakout 110.60. so nagawa niya namang mag breakout kanina, pero yun nga guys, maliit lang yung breakout niya. So, 110.60, andun yung price niya ngayon. So, kung ganyan yung nangyari guys, pwede kayong bumili. Pwede yan. Pasok sa criteria natin with volume, tsaka may yung RSI niya, nasa parabolic level na. So, pwede bumili dito ng full allocation guys. Pag ganitong maliit lang galaw, ginagawa ko dito, bumibili na din talaga ako dito sa breakout. Kasi, ang gusto natin, yung breakout, may volume. Kasi ito nga, pasok sa criteria natin. And, papakita siya ng strength. Kasi gumagawa siya ng mga higher lows niya, tsaka mga higher highs. Ito, gagawa niya na uli ng higher highs. Tsaka kung titingnan natin dito, higher high din to. Ayan, si FMETF.
Tingnan natin kung ilan trade niya kanina. So 94. So maliit pa din. Pero tingnan natin kasi yung mga indicator na tinitingnan natin, tinitingnan din niya ng madaming traders. Kaya kumpiyansa tayo dito sa mga gantong galaw. So itong yung ating plan. Buy tayo after yung mag-breakout. 10.60. Ayun yung price niya ngayon. 10.60. Possible TP natin. Saan natin nakuha yan? So dito sa peak ng candles dito. 121.00. Possible gain natin dyan. 9.28%. Tatas natin kay FMETF. 107.20. Nakuha natin sa ating trade plan calculator. Then may volume siya kanina. Above average. RSI niya, 74.00. So, ayan. Parabolic level na yung RSI ni FMETF. Next natin na nag-breakout. Si REIT. Lakas ni REIT talaga. All-time high na naman. So, merong sell-off ng konti. So, may wick dito. Pero nasa breakout pa din siya. Tingnan natin kung pasok sa criteria natin si REIT. So si REIT, so nagpapakita pa din ang lakas si REIT. Breakout level natin dito, itong all-time high niya dati, 40.00. Ito pala guys, yung high pala, no? 42.00. Bibili tayo after niya mag-breakout, 42.10. Actually, pwedeng 42.05. So, by 5 lang pala increment na to. Pero pwede din ganyan. So, ito yung breakout niya. Ang ating TPK REIT, nakuha natin sa ating trade plan calculator, 46.90. So, si REIT. Ito. 46.90. Cut-loss natin, 40.80. Nandito sa ating trade plan calculator. Check natin yung ibang criteria kay REIT. Volume, below average, RSI niya, 69.78. So, ganito guys, hindi nakuha yung volume, tsaka hindi nakuha yung RSI na criteria natin na 70 above. So, ang gagawin natin kay REIT, kung ngayon ka pa lang bibili, small allocation lang tayo dito. Pwede tayong mag, kanyari, full allocation natin is 20,000. Nag-breakout dito, pwede kang bumili ng 10,000 muna, and then, pagka nag-breakout ulit dun sa all-time high niya, pwede kang bumili uli ng another 10,000. So, dapat meron na siyang lampas na yung kanyang RSI sa 70, tsaka may volume pag nag-breakout ulit dun sa kanyang all-time high. Okay. Yan si REIT. Next na nag-breakout sa atin, si MRC. MRC, ang lakas ah. Si MRC, ayun, gumawa din ng week. So, kung bumili ka dito, dapat small allocation lang kasi yung ating RSI is nasa 58.90 lang. So, ito yung plan natin kay MRC. So, ayun guys, pag hindi pumasok sa criteria natin, pwede naman tayong bumili uli. For example, dito, may pinlot tayo dito na resistance. Kung mag-breakout uli siya dyan, pwedeng bumili uli kayo ng another 50% ng inyong regular allocation, ng full allocation nyo. And pag nag-breakout uli dito, kung gusto nyo pa uli magdagdag, pwede uli. Or kung gusto nyo dito, dito na lang kayo magdagdag, pagkalampas dito sa resistance na to, tsaka dito sa MA100, pwede kayo magdagdag yan. Okay? Pero ngayon, dahil yung RSI natin is nasa 58.97 pa lang, small allocation pa lang tayo yung bibili dito kay MRC. So, ito yung ating breakout level. 0.3,000. Bibili tayo after niya mag-breakout. 0.3050. Possible TP natin. Dito natin nakuha. 0.3350. Possible gain natin dyan. 11.00%. Cut loss. 4%. 0.2950. So, ang ganda ng volume ni MRC. Itong araw na maganda yung volume niya, RSI niya lang hinihintay natin sa criteria na binabantayan natin.
Yung kanyang RSI ngayon is nasa 58.97. So, yan yung ating mga nag-breakout kanina. Good luck sa mga nakakuha. Sana magtuloy-tuloy yung mga nabili nyo. And huwag nyo kakalimutang i-follow yung ating mga trade plan. Ito na yung ating top 5 picks para bukas, Thursday, October 21. Ali, MWC, ABA, IRC, tsaka si CPG. Check natin si Ali. Si Ali, nasa top 5 picks yata natin ito nung Monday. Hindi ko na kung Monday or... Matama, Monday. Ito, itong green candle na to. Tapos nag-red siya kahapon. Tapos green na naman yun. So, nasa watchlist pa din natin ito si Ali. Ganda ng RSI niya. Nasa parabolic level na. Nantayin na lang natin mag-breakout to with volume. Kaya tingnan nyo yung kanyang mga MAs. Nagdidikit-dikit na din. Ito yung gusto natin mangyari. Mag-spaghetti MAs muna. Then mag-form ng AOTS bago mag-breakout. So, ang plan natin kay Ali, ito yung breakout level natin. 38.30, bibili tayo after yung breakout, 38.35. Possible TP natin kay Ali, dito natin nakuha, 42.00. Possible gain natin kay Ali, 9.37%. Cut loss natin, nakuha natin sa ating trade plan calculator, 47.15, 4% cut loss. Volume ni Ali kanina, below average. So, malapit na din pala yung dividend ni Ali. Tinitingnan din natin itong dividend kasi may epekto to, may epekto din sa price ni Ali pagka tumama dito eh. Pwedeng mag-sell off pagdating ng X date. So, titingnan-tingnan natin. Ito, October 28. Ano namang date ngayon? October 20. Medyo matagal-tagal pa pala. So, yun. Below average yung volume niya. RSI, 74.78. Pasok na sa ating criteria itong RSI. Hintay na lang natin mag-breakout si Ali with volume. Next natin, ating top 5 picks sa MWC. MWC, before tayong mag-stop mag-broadcast ng mga nakarang araw, nasa top 5 picks natin to. At nag-breakout na nga, ang ganda ng breakout niya. Dito pa yata natin nakuha yan eh. So maganda yung kanyang consolidation dito. And then pagka-breakout, ayun, ganda. Ilang percent niya, nasa... 43%. Tapos kung makikita nyo yung kanyang correction o yung kanyang dip, yung RSI niya konting baba lang sa 70, tapos umakit na naman sa above 70. So ito yung mga tinitingnan natin, yung mga gusto natin kasi nagko-consolidate siya dun sa taas. So hindi pinapababayaan ng mga nag-i-invest na bumaba pa yung price niya. Breakout level natin dito, 27, bibili tayo after niya mag-breakout, 27.05. Double check ko nga guys, tama ba, 5 na to. Possible TP natin kay MWC, so hanap tayo mga resistance. So meron siya resistance dito, ito medyo malakas to guys ah. Ilang beses siya. Matagal siya nag-consolidate yan sa resistance na yan. And then, pwede din dito sa ilalim itong mga candles dito. Ito. And susunod, ito ng taas eh. Check natin kung ano yung pwede natin gawing possible TP dyan. Unang resistance, nasa 4%. Pangalawang resistance, nasa 10%. So, ito na yung kuhain natin. Pero, babantayan natin itong resistance na to. Mukhang nagre-react yung price na dyan. So, ito yung ating possible TP, 30.06, or i-round up na natin, 30.05. Possible gain natin dyan, 10.82%. Cut loss natin kay MWC. Check natin sa ating trade plan calculator, 27.05. So ito guys, ito yung plan natin dati kay MWC, 18.09 or 18.9 pala. 18.9. So, ito. Dito nga, guys. Dito natin
pinlan nung una si MWC. So dun sa mga nakakuha sa breakout na to, congratulations sa inyo, medyo malaki yung kinita. So ang ating bagong cutlass kay MWC 27.05 tayo bibili. Cutlass is 26.20. So ito yung mga gusto din natin guys, medyo ito yung kumpiyansa ang binibili natin kasi ang hirap magbili dito pag umaangat eh. So maghihintay muna tayo ng konting dip and then sa breakout pwede na tayong bumili. Ibig sabihin kasi itong mga iba dito nagbentahan na and may mga ibang investor na dito sa ilalim, may mga bumibili na dito, baka yung ibang nagbenta dito galing pa dito sa ilalim yung kanilang investment, malaki-laki na yung kinita nila kaya nag-take profit na. Kasi ito gusto natin to, nag-dip ng konti and then may sumasalo. So yun, may mga bagong investors, kaya yun yung mga tinitingnan din natin sa mga stocks. So yung mga pataas na ganito, yung dire-diretsong green, medyo nakakatakot ng sakyan yan. So ang ginagawa natin, hinintay natin mag-dip ng konti, gawa na yung structure, and then uli pagka-breakout. Okay. So ang ating cut loss, nawala na tayo uli. 26.20 pala, ayun, naisulat na natin. Or naiguhit na natin. 4% cut loss, 26.20. Volume ni MWC kanina, above average, RSI niya, ayun, umakyat uli sa 73.40. So, hintayin na lang natin mag-breakout to with volume uli bukas. Pwede tayo mag-pull allocation kay MWC. Next natin, si ABA. Tingnan natin kung meron tayong ABA dito. So, wala. Then, trades ni ABA, 600. Market cap 3.66 billion. Gawa natin ang plan si ABA. So si ABA, ito yung ating breakout table. So huwag na natin gawa ng box kasi medyo malaki yung box nito. Ito yung breakout level natin. So ilang beses tumama yung price niya dyan. So ang ating breakout level is 1.19. Bibili tayo after yung mag-breakout, 1.20. Possible TP natin. So, pwede dito guys. Pwede din dito. Sa body nito, tsaka ito sa peak nito. And pwede din dito. Hanap tayo ng possible TP natin kay ABA. Itong unang resistance, pwede na. Pasok sa ating risk-reward ratio. So, possible gain natin kay ABA is 8.70%. Possible TP natin, 1.30. Cut loss natin kay ABA, 1.20 tayo bibili. So, ito si ABA. Ginawa na din natin ang trade plan to, 1.10 pa lang. Yan ba yung 1.10 niya? So, dito pa guys. Mukhang dito pa yon 1.10. Ito, dito sa area na to. Tapos, umangat na siya. Hindi ko lang alam kung tumama sa TP natin. At tumama guys, ito yung TP natin dyan. Itong area na yan. Kasi resistance yan eh. So, nang deep na pagkatapos niyan. So, yun gusto ko guys, pag ano, pag ganito, nagtitake profit ng konti, tapos, pag na-stop na lang kayo, pag bumaba pa siya ng 4% sa pinaka-peak niya, mga dito, pwede na kayo mag-sell ulit. Nung natitirang allocation nyo. Kasi itong napapansin ko dito sa mga stocks dito sa Philippine market, medyo mataas silang bumaba eh. Pag tumama sa resistance, medyo malalim yung dip nila. So, ginagawa ko, nagbibenta talaga ako. 50%. Hindi na ako nag-trail follow ng medyo malayo-layo.
Okay. So, ang ating Katros kay Aba, 1.29 bagong bili natin. %16 Katros natin kay Aba. Volume ni Aba, ang ganda. Kanina, above average. RSI niya, 64.02. So, tingnan natin kung magbe-breakout siya with volume and lumampas yung RSI niya sa 70, pwede tayo mag-pull allocation kay Aba. Okay, next natin. Si IRC. Si IRC, nasa top 5 picks natin kahapon to, bumalik lang siya. IRC. So, ito. Akala ko magbe-breakout na ito kanina, kaso nga lang. May mga nag-take profit. And tinitingnan pa din natin itong MA100. Mukhang nakaharang yung MA100 dun sa price niya palagi. Breakout level natin dito. 1.28. 1.26 pala. Ito. 1.25 pala guys. 1.25. Buy tayo after niya mag-breakout. 1.26. Possible TP natin. Dito natin nakuha. 1.36. Possible gain. 8.50%. Cut loss. 4%, 1.22. So, babantayan pa din natin si IRC. Maganda yung volume niya. And titingnan pa din natin itong MA100. Mukhang ito yung nakaharang sa kanya talaga. RSI niya, 62.07. Next natin, and yung last is CPG. CPG. Alam ko nung Monday din or Tuesday. Top 5 picks natin to. Mukhang nag-dip siya. Tapos kanina, nag-red na naman. Nag-green na naman pala siya. Breakout level natin kay CPG. Tingnan pala muna natin guys kung ilan yung mga trades niya. So, maliit pa lang yung trades ni CPG. Pero meron na siya structure dito. Kaya binabantayan na natin siya. Breakout level natin dito. 0.4750. Bibili tayo after niya mag-breakout. 0.4760. Possible TP natin, dito natin nakuha. Dito sa gap na to, sa mga ilalim ng candles dito. 0.53. Possible gain natin dyan, 10.81%. 4% cut loss, 0.4610. Below average yung volume ni CPG kanina. RSI niya, 58.25. Kung mag-breakout to si CPG bukas with volume, tapos hindi aabot yung RSI niya sa 70. Small allocation lang yung pangbili natin dito. Okay guys, yan yung ating top 5 picks para bukas. Thursday, October 21. Quote na tayo. Trust the timing of your life. So, ayan guys. Kung hindi nyo pa nakukuha yung trading ngayon, ibig sabihin, may mga dapat pa kayong matutunan. Pero huwag kayong susuko guys. Dire-diretso lang. Hindi nyo alam kung gano'ng kalapit na kayo dun sa inaasam yung knowledge dun sa trading. Okay guys. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.